Guys, good afternoon. This is Lorna Gawani, known as La Coracha. Today, ang ating eco-content is 2024 Improved GL Grandia Diesel Automatic. So, tignan natin ano yung mga nagbago sa GL Grandia ng 2024. The price of 2024 Improved GL Grandia Diesel Automatic right now is 2,303. Before is 2,265. So, syempre, kapag nagtaas ang isang unit, definitely merong mga pagbabago. Ang unang-unang na-improve sa kanya ay, eto po, dumatay sa rear. Okay, tignan natin yung mga pagbabago for 2024 GL Grandia. Of course, dati wala siyang backup camera. Right now, meron na. And unahin natin yung sa likod. So, meron pa rin siyang apat na back sensor, 4i. So, 1, 2, 3, and then 4. Same pa rin kanyang rear. Punta tayo doon sa may loob. Okay, sa audio system ng GL Grandia, ito yung na-improve. Kung mapapansin nyo, that's 8 inches audio display. So, start natin para makita nyo yung paggana ng backup camera. Okay, Apple CarPlay, Android Auto. And then, try natin yung re-reverse natin. Kung saan mag-a-appear yung camera niya, yung grid line niya, dito na po sa audio system. So, reverse. Yan, nakita natin yung dalawang gilid ng likod natin. There's a grid line. Ito, pag ano yan, dapat stop na tayo. So, ito, gilid. So, reverse tayo. Subukan natin umatras. Okay, yung kanyang compartment, yung glove box, parehas pa rin. And then, mga cup holders, sa aircon vent. And then, meron din tayo dito, para sa rear cooler, sa traction, hazard. And then, yung parking sensor, kailangan palagi siya naka-engage. Kung mapapansin nyo, yan. So, parking, dito, kapag pinres nyo, eto, wawala. So, dapat lang siya naka-engage. Yan ang ating MID. Parehas pa rin nung dati. Yung control switches,
Nadagdagan po siya ng voice command. And then yung end call. Meron din po tayo dito pang set po, pag sa mode. And then dito sa ating mga controls, mga safety features. Okay, for the room lamp LED. Same pa rin doon sa lagyan ng salamin. Wala siyang vanity mirror. And then yung headlining niya is beige ha. Wala pa siyang black. Hindi pa siya. Siguro soon. At tulad ng mga ating mga Hilux, naka-black lining na siya. Ang ating assist grip, driver passenger. Ang ating center console. So, in short, ang lalim na naman. Marami kayo mailalagay. This one, marami din kayo mailalagay. Cup holders. Okay, punta tayo doon sa likod, sa mga upuan, para malaman natin kung ilan ang capacity ng GL Grandia. Let's go! Okay guys, tignan natin yung ating second row. Sa likod, yung mga upuan, kung ilan ang pwede umupo, ilan ang kasya. By the way, ang GL Grandia is one door lang, ha, dito sa side. Actually, sa right side siya, hindi siya dual. Kasi ang dual lang exclusive for GL Super Grandia, Elite, and Leather. So, ito, isa. So, we have three sa first three row. And then we have also three. So, three. So, that's six. And then we have four. Yung row niya. So, 3, 6 plus 4 is 10. So, yung 10. And then, this one is 11 and 12. So, 12 seating capacity po si GL Grandia. Ang mga tanong, may headrest kaya? Paano kaya siya ma-recline? So, try natin paano. So, bawat upuan, meron siyang seatbelt. So, kung tatlo to, definitely tatlo din po yung seatbelt. So, meron siyang seatbelt for safety. Alam mo naman si Toyota, talagang kinoconsider, number one priority is yung safety ng ating passenger. So, we have the seatbelt. And then, kung nare-recline ba? Yes, ayan lang ha. Ganyan lang siya. So, may headrest. Headrest. Tapos, ganyan lang po yung reclining niya. So, parang 1/4 lang. Hindi siya pwede talagang mahiga. Hindi siya pwede. So, 1/4 lang. Eh, paano kung magkakatabi kami, di ba, ro, dikit-dikit? Meron din kaya? So, tignan natin. So, punta ako sa second. Doon sa gitna. Of course, siyempre, naka-recline, ano, kung mapapansin nyo. Ito, naka-recline. Ito, hindi pa. So, seatbelt ako. Tapos, siyempre, diretso, gusto ko din mag-recline. Ito po, ah, silipin natin. Ito po yung iaangat nyo. Yan. So, ayan. Pantay na yung reclining. So, hindi siya talaga higang-higa. 1/4 lang. Para mas convenient. And then, kung mapapansin nyo din, meron tayong mga USB port. Kung gusto nyo mag-charge, that's Type-C. May cup holders. Ito, buksan natin. Pag tayo bumabiyahe kasi ang mga Pinoy, ganito ang hilig. Punta ng Tagaytay. Nadaanan. Bilihan. Kuya driver, wait lang. May bibili na ako. So, pwede mo siyang buksan. Diba? Yung iba naman, nagbe-bait. Kaya lang dapat hindi natin ginagawa yung paninigarilyo sa loob ng sasakyan. Kasi na-absorb yun ng aircon. So, ayan, pwede. Mas okay. And of course, syempre, hindi natin maiwasan yung merong masamang gas sa tiyan natin. Pwede natin buksan para lumabas yung masamang amoy. So, yan, guys. Tignan nyo na ha, pagmasdan nyo na tatlo dito sa first rear row. Okay, pagpasing tayo dun sa second naman, rear row, hawak tayo sa assist grip. So, ayan. Okay, no? Dito may mga lalagyanan din yan, no?
Pero kapag kasi may mga in-insert ka dyan, parang ang messy ng sasakyan mo. Tapos meron siyang hook dito sa likod. Kung gusto nyo isabit yung bag nyo. And then meron pa rin tayong handle dito. Meron tayong cup holders. Palagi kong sinasabi, make sure na tama ang pagbukas kasi baka mamaya maputol. So pinipress lang to, ah. Yan. Tapos yan. So cup holder siya. And then meron din tayong net bag sa likod. Malalagyan ng mga magazine. Books. Usually parehas to sa ano, eh. Sa aeroplano. Diba? Sa rear. So lipat ako sa kabila. Parehas lang din. So ganun din, nare-recline, may kanya-kanyang seatbelt. Meron siyang spasyo dito. So may space going to last row. So meron din siya na USB. So may mga speaker. Room lamp niya is LED. So punta na tayo dito sa last row. Yung last row niya, bench type. So, 50-50, split up. So, pwede siya. So, pwede ka pala matulog dito. Kapag talagang wala masyadong sakay, pwede ka maglagay ng unan, and then tulog ka. Para at least, nadidiretso mo yung paa. Pero huwag didiretso tulog, ah. So, may room plug din dito. Yan. Pwede mo din i-stretch to. And then, sige, tignan nyo lang yung space dito. Pwede nga siya ng lima kasi kung 2, 3, 4, 5. Actually, pwede ditong lima. Kung mga bata lang naman, mga balingkinita naman, na katulad ko ang katawan, itago na lang natin ang ating mga bilbil. So, pwede siya, lima. Maluwag. Actually pala, ang ginagawa din pala ng iba, pinatatanggal to, para yung mga bagahe nila dito sa likod nilalagay. So, pinapakustomize, it depends kung ano talagang gusto nyo. Kung ideally gusto nyo, marami kayong sumakay, huwag nyo tanggalin. Pero kung may mga inahako talaga kayo, magtanggal kayo ng last row. It's up to you kung ano po yung gusto nyo. Okay, tingnan natin yung likod. Tingnan natin yung pinaka-last row, yung likod. Paano? So, hindi pa siya power tailgate. Take note. So, mabigat pa rin. Yan. Ito, pagtiklop nito, bago nyo pala siya tiklopin, meron siyang headrest din, ha, tag-iisa. Yan, baba siya. And then, itong pula, angat nyo lang. Yan, angat po yung pula. Humingi na po ako ng tulong kasi sobrang bigat po ng upuan. Okay, naangat na natin, no, yung pula. So, kunin lang natin to para hindi messy. Tapos, i-adjust natin. I-adjust, lagay muna natin siya. And then, adjust sa may velcro. Yan. Tapos, parehas din naman to. Sige, para mas okay, tiklopin din natin yung isa. Okay, so, both sides, nakagilid na siya. So, para for safety, para hindi aalog-alog, lagay natin to. And then, make sure na medyo mahigpit para hindi siya matanggal. So, i-velcro natin. Tapos, kung mapapansin nyo, yan. Kung ayaw patanggal yung mga silya sa likod, yung mga upuan, silya parang lamesa lang, eh, no? Yung mga upuan, is ganyan natin ang setup. So, pwede kayong maglagay. Actually, kung may mahaba pa nga kayong mga bagay, hanggang doon, extend nyo. Yan. Pwede pa siya. Tapos itong space na to, pang cargo. Pero yung iba ang ginagawa, syempre pinopold yan. Nagpipiknik, eh. Alam mo naman ang Pinoy, mahilig sa pasyal, piknik, sa parang bahay yung sasakyan. Pwede na yung lagyan niya ng mga mating. Tapos gawin yung parang siyang pahingahan. Tapos nandun na naman nga kayo sa isang lugar na masarap yung hangin, fresh. So kwentuhan lang kayo, may setup lang kayo. I don't know, kaya tent, nakasya naman siguro, for sure, yung mga tent na medyo mahaba-haba. Pwede niya isuksok doon sa pinakailalim, yung dadaanan naman. So, makapag-picnic na kayo, the whole family. So, less in expense, sama-sama pa po kayo. Okay, ito naman tayo sa may pinto talaga mabigat. Parang pwede akong hanginin.
So, kailangan natin siya kasi mabigat. Yan. Ganyan siya pagsara natin. So, punta tayo doon sa ating engine. Okay guys, tingnan natin yung engine ng GL Grandia. For the engine is 1GD FTB 4 cylinders inline type. Ang kanyang displacement is 2755 cc. Maximum output is 176 PS sa RPM na 3400. And then the maximum torque is 450 Newton meter at 1,600 to 2,400 RPM. And then yung kanyang fuel system is common rail na Euro 4. Okay guys, tingnan natin yung headlamp ng GL Grandia. So by beam, separated, halogen. And then we have also the clearance light na LED. Fog lamp. Ang kanyang gulong is 16 also. This is ventilated disc. Yung sa likod is this one. 16 and then ventilated disc, yung kanyang brake. Sa likod is drum. Tapos yung kanyang suspension for the front is MacPherson strut. Yung dun sa likod is rigid axle lip spring. So, pag lip spring, di ba, molye, at least kapag minilagay kayo doon, hindi siya masyadong lulundo. By the way, ang ating GL Grandia, meron din siyang front sensor. So, dito sa corner. So, we have one, and then the other side is another one. So, we have two front sensor. And then, yung kanyang antenna is pole antenna. So, pole antenna, di Roscas pa. Ooh.